Dumulog na ang mga abogado ng Sunshine Media Network International o SMNI sa Office of the President para iapila ang desisyon ng MTRCB sa mga programa nitong Gikan sa Masa para sa Masa at Laban Kasama ang Bayan. Si Hannah Jane Sancho magbabalita. Dumulog ang mga abogado ng Sunshine Media Network International na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico sa Office of the President matapos na ibasura ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang apila ng SMNI na baguhin ang desisyon nitong suspension sa mga programa ng network. Noong Disyembre, nagpatupad ang 14 na araw na preventive suspension ng MTRCB sa mga programang Gikan sa Masa para sa Masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Laban Kasama ang Bayan sa SMNI. Ayon sa MTRCB, may mga nilabag daw na guidelines sa mga nabanggit na programa ng SMNI. Pero isang buwan matapos ang dismissal ng unang kaso ng network sa MTRCB ay muli namang sinuspindi ng ahensya ng panibagong 14 na araw ang mga nabanggit na programa. Pero ayon sa mga abogado ng SMNI, hindi ito makatarungan dahil wala naman anila nakalagay na complainant sa kasong kinakaharap ng SMNI sa MTRCB. Tanong nila, mayroon rin kayang umiiral na secret complainant sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, gaya noong panahon ng kanyang ama? Okay, kumakita niyo yung title, no? Hindi natin alam kung sinong complainant dito. Ang complainant sa kasong ito, sikreto. Hindi natin nakita ang complaint itself, sikreto rin. Pambihira naman. Anong araw sa panahon ni President Ferdinand Marcos Sr., merong mga secret decrees. Hindi naman natin papayagan na sa panahon ni President Marcos Jr., meron din secret complainants. Saka secret complaint. Sana po, aayusin ng Pangulo ito. Dapat po manatili ang due process dito sa Republika ng Pilipinas. Yan po yung nakikita sa Article 3, Section 1 ng 1987 Constitution. No person shall be deprived of life, liberty, nor property, nor shall anyone be denied the equal protection of the laws. Sana po, mangibabaw yan dito sa panahon ni President BBM. Paano yung due process of law kung hindi natin alam kung sino ang complainant? And second, kung may complaint man, grande na may complaint, is the complaint verified? Or baka hausyaw na complaint lang yan? So, yun ang tanong namin sa MTRCB. Nag-question kami sa Office of the President kasi yung MTRCB is under the Office of the President. Ayon sa mga ito, kasabay ng pag-apila sa Office of the President ay malalaman na rin anila ang lahat kung ano talaga ang katayuan ni Pangulong Bongbong Marcos sa sitwasyong kinakaharap ng SMNI. This time, we will know kung ano talaga stand ni President Bongbong Marcos about SMNI. Kasi, of course, daming haka-haka na kaibigan daw, may nagsabi naman hindi, but we will know in this case, sa pag-file natin ng apila sa Office of the President, sa opisina mismo ni PBBM, malaman natin kung ano yung stand niya of this case. Lalo na that ang laban na ito is about press freedom. Don't forget, under the law, pag ang batas ang pinag-uusapan, maka-epekto sa kalayaan po natin yung sa pamamahayag or freedom of press or freedom of expression, there is a presumption of unconstitutionality on the part of the government. So therefore, ang MTRCB dapat i-prove nila yan na tama yung ginagawa nila. Otherwise, the presumption will prevail. Ibig sabihin, the decision of the MTRCB is presumed unconstitutional. Umaasa naman anila ang SMNI na magiging impartial na opisina ng Pangulo at magdedesisyon ng naaayon sa saligang batas. Well, tayo po ay hindi natin inaasahan na magkaroon tayo ng hustisya sa MTRCB. Dito sa OP, Office of the President, tayo po ay umaasa na bibigyan tayo ng hustisya. Tanong namin sa Malacañang kung may kung sana i-reconsider yung desisyon ng MTRCB and hindi na i-suspend yung Laban Kasama ang Bayan, kasi this is one of the program ng buong Pilipinas about NPA, yung LLK, yung mga about sa revolution. So, that's one good program. And second, yung program ni President Digong Duterte, yung Laban Kasama ang Bayan, sana ipagpatuloy man lang nila because this is freedom of press and freedom of expression. And of course, bibigyan ng information and education ng taong bayan. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.